Kagabi ho, na-interview natin si Mike, Congressman Mike Defensor. Alam nyo, tuwan-tuwa ho ako kasi ang ganda ho ng response ng mga tao. May mga kaibigan ho tayo na nagte-text. Buti sabi nila, salamat ha, na-interview mo. Salamat, pinupush niyan, ganyan-ganyan. Sabi, okay, okay. Sabi ko, nakakatuwa. Tapos, siyempre, ang maganda nito, nakarating na ho ito sa Malacañang. Palakpakan ho natin. Nakarating na ito sa Malacañang. Kaya po itong ivermectin ay ang ganda ho ng response ni Senator Bongo. Grabe, palakpakan natin si Senator Bongo. Iba-iba ang response niya. Tingnan mo ha, DOH naman. Mahiya-hiya naman kayo. FDA, Domingo, Duque, mahiya naman kayo. Buti pa si Senator Bongo, open. Makiramdam na ho kayo ha. Si Senator Bongo na nagsabi niya na sabi niya, ang sa akin lang, maging bukas ang ating isipan sa mga ganitong mga suwestiyon. Galing sa pribadong sektor at mga health advocates at laban kontra sa COVID-19. Tama! Ay hindi lamang ng gobyerno, kundi laban ng buong sambayanan, ng buong mundo. Pakinggan natin ang mga gustong tumulong. Palakpakan! Senator Bongo, you're the best among the West. Ikaw talaga, ikaw talaga. Ikaw yung ano eh, dito mo makikita na ito yung taong sensitive sa pangangailangan ng taong bayan. Diba ho? Agad-agad eh. Ay, ito, hindi naman, ito ha. Sandali ha. Ulitin ko, hindi ho ako nag-aangat ng bangko ha. Okay, hindi ko ho galing mag-aangat ng bangko. Pero sa totoo lang, oh, nung pagka-poso natin nung kay Mike Defensor, sinendo natin kay Senator Bongo yung video. Sinend ko sa kanya kasi sabi ko, Senator, baka naman pwede nyo yung tingnan. Kasi oh, talagang ang ganda ng pag-aaral nito sa ibang bansa. Itong ivermectin na ito. Curing sa ibang bansa ho, sa ibang bansa. Okay, pag-aaral. Sinasabi na ito daw ay nakakagaling ng COVID at kung hindi naman nakakagaling, eh pwede daw makapag-prevent. Yan o ang pag-aaral ng ilang mga eksperto sa ibang bansa. So, ang sa akin lang naman, sabi ko nga kay Senator Bongo, eh bakit hindi lang pag-aralan muna natin, tingnan ho natin. At ang ganda naman ho, nung pagising ko ho ng umaga, yan na ho ang bumungad sa atin. Salamat! Si Senator Bongo talaga ang salakam. Ay, sakalam, sakalam. O, di ba? Aileen kayo manggi, US lang masipag magpakulay. Go, 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 Team Banater. O nga, nawala yung mga taga-Japan ngayon, ano? Go, 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 Team Banateros, USA chapter. Hindi po ako pinilit magpakulay. O, yun! Pusang loob ko kasama ng atay at balong-balunan. Gusto ko yan, Arlene. Ang taray mo, ha? I like your idea. Pusang loob kasama ng atay at balon-balunan. Oh. Diba ho, ang ganda nito. So, may pag-asa na, may pag-asa. Woo! 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 Hindi kasi isipin mo ang mura nito. Pero ngayon, balita ko, nagmamahal na daw siya. Diba? Okay. So, isa pa. Oh, tingnan nyo ito, ha? Isa pa. Sumulat din ang ilang mga ano, ito sabi dito ng ilang ang sino ba sumulat ito? Mga ano, businessman naman ito, sabi nila. O yan. O mga businessman, okay? Mga Philip ay ang taray bongga, Philippine Chamber of Commerce and Industry, ha? O kita mo naman 'yan, ha? Grabe. Sumulat talaga. Oh, ano sabi ba sa sulat? Basahin natin ang nasa sulat. Ay, ano ba 'yon? Nawawala. Ano ang nasabi sa sulat? Oh. We respectfully appeal to our President Rodrigo Duterte, Senate President Vicente Soto, and Speaker Lord Alan Velasco to give serious, urgent, immediate attention to ivermectin as an expensive drug to prevent and treat COVID-19 during this public health crisis. Oh. So nanawagan po, nanawagan ang ating mga mayayamang negosyante. Oh, ayan o sila, sino-sino ang yayaman niya mga yan, ha? Oh, President ng Chamber of Commerce, Chairman ng Federation of the Philippine Industry,
President ng ay grabe, mga president pala ito mga to. Pwede ba akong pumirma dyan? President of Barnateras. Ay! Anak pakan. Ayayang ayoko. Gawin natin president si ano, si Tony, siya ang pinakamatandang Barnateras. Joke lang po. Salamat ha sa inyo mga ano, mga negosyante. O, pati yung chairman ng Volunteers Against Crime and Corruption. Sabi kahit Federation of Philippine Industries. Ano pa? Kapederasyon. Ay! Iba pala yun, kapederasyon. Delicates, delicates. So, nananawagan po tayo sa ating Pangulo. Ah, sigurado naman ako nakarating na sa ating Pangulong Duterte yan through Senator Bongo. Salamat po, Senator Bongo. Ngayon, nananawagan naman po tayo sa kay Soto. Soto naman. Ah, at saka kay Speaker Velasco. Speaker Velasco. Ako, pag ito, naku, Speaker Velasco, pag ito, sinuportahan mo, papalakpakan kita. O, ito, pangako ko sa inyo yan, o. Pag sinuportahan ni Velasco ito, papalakpakan ko siya dito. O, pati ikaw, Soto, di ba? Ikaw din, isa ka pang ano, eh. Pero pag sinuportahan mo to, papalakpakan ko to, ha? Si Soto, tsaka si Velasco, pag sinuportahan nyo ito. Bakit to? Alam nyo kasi hindi nahubiro ang COVID. Alam nyo, ang dami kong kaibigan na tinamaan mo ng COVID. Eh, kakakwento ko nga lang, di ba? Meron nga ako isang kaibigan, malapit kong kaibigan din ito, na hindi lang ho tinamaan, nasawi pa dahil sa COVID. Hindi nahubiro ito. Ang akin nga, itry. Kung safe naman, ha? Ang point dito is it safe? Kung safe, bakit hindi itry? Okay? Whether ito'y makagaling sa COVID o hindi, basta ang pinaka bottom line niyan, safe ba ito? Kung ito ay safe, bakit hindi natin payagan? Okay? Ngayon, kung makagaling o hindi makagaling, ipaliwanag natin sa mga tao. Hindi ho porket uminom kayo ng ivermectin, hindi na kayo magmamask, hindi na ho kayo mag-iingat, hindi na kayo mag-face o di kaya mag-social distancing. Dapat pa din kayong mag-ingat. Huwag ho kayo magkaroon ng confidence katulad ni Ma'am si Madam Kwakwak na confidence to confidence. Huwag ho kayo magkaroon ng confidence, ha? Dahil tandaan ninyo, hindi ho lahat ng pag-aaral sinasabi na makakatulong o makakagamot ang ivermectin. Okay? Pero gayunpaman, ang sinasabi nga ho, ang sinasabi, ito po ay ligtas. Okay? Yes, sir, Banat. Ay, ganda naman nun, baby sweet. Yes, sir, Banat. IMOFW, we can buy now ivermectin, $2.85 without prescription. Fight against COVID. Di nga. Truth search Google Cyprus. Pwede ho ba ako mag-order dyan? Padala nyo naman dito. Ako na magbabayad. Ano ko ngayon? Baby sweet, baka naman pwedeng email mo ako kung saan ako pwedeng umorder ng ivermectin. Bibili ho ako na madami. Tapos bibigay ko sa mga kaibigan ko. Baka pwede ho ako dyan, ha? Maka-order. Ay nako. Ayun. Next. Ito ho yung balita sa ivermectin, ha? Yung kahapon. Ito maganda, binalita na natin to, pero mas maganda itong pagkabalita ng News 5. Dahil sa dumaraming kaso ng COVID-19 at kawalan pa rin ng sapat na bakuna sa bansa, hindi masisisi ang ilan nating kababayan na maghanap ng alternatibong panlaban sa nakamamatay na sakit na ito. At isa na nga riyan ang gamot na ivermectin. Sa pagdinig sa kamera, sinabon ng isang kongresista ang DOH at FDA dahil sa anyay pagpigil nila sa paggamit ng publiko ng life-saving drug na ito. Nasa frontline ang balitang yan, si Jenny Dongon. Sa kabila ng matinding pag-iingat, tinamaan pa rin ng COVID-19 si Geraldine Disyembre na nakaraang taon. Ilang araw lang, nahawaan na rin niya ang kanyang pamangkin si Princess, isang special child. Symptomatic si Geraldine. Ang prescription ng kanyang doktor na si Alan nandito, ivermectin capsule. Pati si Princess na naisugod sa IC. Ito ang aking nakuhang impormasyon.
Galing kay Alan A. Landrito, MD. MD ho ito ha, medical doctor ho ito, hindi ho ito Dr. Kwakwak ha. Linawin ho natin, hindi ho ito doktor na doktoran lang ha. Doktor ho talaga to. Ito, ayan ang kanyang prescription. Oh, ayan. Oh. For general prevention, recommended doses of ivermectin 15 mg capsule, the treatment of COVID-19 for adults. One! Ilan daw? One! Ilan? One capsule as a single dose. Oh, may be repeated every 3 weeks. General prevention yun. Sa madaling salita ho, isang capsule lang for every 3 weeks. Oh. Importante, wala kang sipon, ubo, difficulty in breathing, body pain, headache, kung ganon, once every 3 weeks, every 21 days, ha? Isipin mo. Okay. Ngayon, kung asymptomatic contact, probable o posible kang contact ng ito, one capsule every 7 days, maximum of 3 weeks. Oh. Ayan o, hindi ko na ho babasahin ng kumpleto ha, pero as prescribed by Alan A. Landrito. Ayan o, ha? Kumpleto ho yan o. Okay, ayan o, ayan. Ang ganda ho yan. Ako po, sana nga makabili nga ng ivermectin. Pasok. You, pinayagan ng doktor na gamitin ito. Makalipas lang daw ng 1 linggo, bumuti na ang lagay nila. Itong bata na to, sinabihan na dito na ano na, na mababa na yung chance na kasi malalang-malalang na yung problema niya. Tapos, ano, yung nag-seizure pa po siya ng... Isipin mo ha, sinabihan na daw ng doktor yung bata, yung kanyang anak, na sobrang daw yung plema, yung ano, eh matindi na ho. Pero after 1 week, gumaling oh ha. Hindi ho ako ha, sila ho nagsabi. Kulong-kulong 20 hours. Ang gamitin ko po, may ang mga sakit niya, may tubig sa baga, pneumonia, Epic syndrome. Ayan, tapos COVID po. Kaya napakahimala po ng gagas pa to. Ang ivermectin capsule din daw ang nagsalba sa buhay na mag-inang Abby at Elvin. Itong sun. Nung araw na yun din, pagdating ng brand, nung item sa amin, sakit sa tenga, sakit sa tenga naman TV pa. Pero tapos sinunod na po namin yung nandun sa leaflet. Ang mga testimonyang tulad ito mula mismo sa mga COVID-19 survivor ang panawagan ng ilang publicista na bigyang importansya ng Food and Drug Administration at ang Department of Health. Hindi naman daw kasi ito ibibigay ng mga doktor sa kanilang mga pasyente kung delikado itong gamitin. Si anak kalusugan Partylist Congressman Mike Defensor na isa ring COVID-19 survivor, hindi napigilan ng emosyon na humarap sa hearing ng Committee on Health. Imbis daw kasi na matutukan ang paghahanap ng mga alternatibong lunas, mismo ang DOH at FDA pa raw ang humahadlang. And Dr. Domingo, DOH, ang daming iyo. Hindi naman maintuto. Ang daming humingi, ang daming may gusto. At imbis na kayo maging hadlang at sana maging proactive tayo. Oo nga naman. Natin, i-assist. O nga. Hindi rin matanggap ni Defensor ang sinasabi ng FDA na kailangan pang dumaan sa proseso para maiprescribe ng mga doktor ang human-grade ivermectin. Lalo't nasa listahan na ito ng Philippine National Formulary ng DOH bilang essential medicine. Kanina sabi niya mag-apply ka ng gamot 7 months. Oh. Dito kayo no, sa special permit. Alam niya, babayaran niyo ha? Ayan, doktor. Magkakaroon ng waiver, pagkatapos ko 500 pesos. Eh yung treatment ko, wala pa 105 pesos, 35 pesos per tablet. Kailangan yung gawin, 24 hours. Hindi, mali mo to. Gate naman ng DOH at FDA, sinusunod ang nila ang proseso na nakasaad sa batas. Titingnan natin yung provisions na kung alam natin na may sapat na datos para suportahan yung mga sinasabi na nakakapagpagaling itong gamot na ito. Pero ang DOH po kasi, ang proseso namin, meron po kaming mga experts, no?
Under compassionate special permit po, meaning the doctor takes full responsibility for the drug and they explain to the patient that this is originally designed as an antiparasitic but I have reason to believe we can use it for COVID and then the patient is willing to take it. Nanindigan naman ang mga doktor na nagsusulong sa ivermectin na life-saving medicine ito. Yes, it's an antiparasitic drug, but for about 10 years, there are studies showing that it's effective at combating multiple viral infections. Ayan ha, MD po yan. Galing sa Amerika, hindi ho yung galing-galingan lang sa Amerika. Ha? O, linawin natin ha. Kasi meron dyan talagang galing-galingan lang sa Amerika eh. Ah, nakapag-seminar lang ng ilang araw. Naging doktor na. Hindi, ito ho, medical doctor ho ito ha. O. In the lab. Pero nagbabala pa rin ang World Health Organization kontra sa human-grade ivermectin. Based on that initial study and the currently available data, it is not strong enough for us to advocate the use of ivermectin for treatment of COVID or prevention of COVID. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Ayan, okay. Ay nako, gusto ko lamang pong manawagan dito kay Duque at saka kay Domingo. Alam nyo ho, pag ito ho, hindi nyo inalaw, ang dami ng doktor na humihingi, ang dami ng doktor din ang nagsasabing okay ito, safe ito, hindi man totally makakagaling at hindi man totally makakaprotect, ngunit safe daw ito. Alam nyo, sa dami na ho umihiling, maging ang mga business community humihiling na. Pag kayo ho, pinahirapan nyo pa ito, abay, baka isipin ho ng mga tao na talagang kayo ay tuta ng mga pharmaceutical company. Baka ho isipin nila. Kaya ho sana, ang akin lamang, Duque at saka Domingo, baka naman, ha, pwedeng wag nyo ng pahirapan. Kasi ho, hindi ho natin maiiwasan, baka yung mga tao, ibang isipin sa inyo na ma-confirm yung kanilang opinion at iniisip na kayo'y mga tuta ng mga pharmaceutical. Alam natin na pag ito, isipin nyo ha, ito, pag ito pumutok ha, ibig sabihin talagang maraming bumili. Kung totoong mapababa nito ang COVID, talaga malulugi ang pharmaceutical nito. Mga sir, mga ma'am, available na nga. Ay, sir lang pala. Uy. Wala ko sinasabi, mga sir pala, ha? Ito'y available na sa ibang bansa, nakakabili ka sa ibang bansa. Bakit ho dito hindi? Pero alam mo, ito masama. Alam niyo ba dito na may mga nagbebenta daw? Dinig-dinig ko lang naman, hindi pa ako sure dito ha. Hindi ako sure. May nagbebenta daw dito pero sobrang tinataasan na kasi nga ho, itinatago. Sabihin, yung pagkabebenta itago lang daw sabi nila kaya binebenta na daw na ng sobrang mahal. Yun ang nagiging tendency. Nagmamahal. Baka naman din maisip ng ibang tao na kaya ayaw ninyong payagan ito. Kasama naman kayo dun sa nagbebenta na mahal. Baka ganun ang isipin ng tao, hindi rin ho maganda 'yon, mali din ho 'yun dapat. Maling kaisipan ho 'yon. Pero hindi ho natin maiiwasan ng mga kababayan natin na mag-isip ng ganyan. Kasi napaka sobra naman ninyong kontrabida dito sa ivermectin. Remember, ito ay allowed. Ito ay allowed. Remember, ginagamit ito. Matagal na. Ang ibang-ibang bansa, matatagal na ho itong ginagamit. Sabi nga, ilang bilyon na ang nagkaroon ng o gumamit nito. So, parang awa nyo na, Domingo at saka Duque, I think you have to think about this so much. Ha? I think you have to really think about this drugs, itong ivermectin. Ulitin natin, hindi ko sinasabi ha, ulitin ko. I am not saying ivermectin will cure COVID. I am not saying ivermectin will prevent COVID. What I am saying is the fact na sabi ng mga pag-aaral, this is safe na gamitin. And aside from being safe, there is a possibility
na ma-cure yung virus. Okay, so I'm calling out Secretary Duque, kung hindi ka naman na sana involved sa pharmaceutical na iniisip ng iba, patunayan natin sa mga kababayan natin, pati ikaw Domingo. Patunayan natin sa kanila na we are not protecting pharmaceutical company. Okay? So, panawagan ko po yan. Kasi actually, may isa pa nga akong sasabihin . Napanood ko yung video ni bagong video ito pero tinanggal, in-unlist muna ni Dr. Adab yung kanyang bagong video against Dr. Kwakwak. May bago siyang video . Kaya lang na-demonetize. So, at saka I think na-tag ng something kasi pinag-uusapan doon yung racist. At ang sabi niya nga doon sa dulo, kung sa Australia daw yun, siguradong itong Dr. Kwakwak na ito natanggalan na ng lisensya. Dahil sa pinapakalat. Diba, yan din yung sinabi ni Dr. Mata, na sinabi niya, pag yung mga ganyan na nagpapakalat, kung medical doctor lang yan, sabi niya nga, kung medical doctor nga lang daw yan. Kaya lang hindi nga medical doctor . Ang bihirang buhay . Kasi daw sa mga doctor, medical doctor, meron nun silang mga organization na sasabihan ka pag ikaw ay nagpapakalat ng maling impormasyon. Kaya huligtas itong si Dr. Kwakwak ay dahil hindi naman siya medical doctor. Pero since lagi niya sinasabi na doktor-doktoran siya, dapat daw linawin niya kung siya ay medical doctor o doctorate ng pag-aaral na isang bagay. Dapat linawin daw niya yon. Okay? Pero sa akin, sana ho, DOH, medyo silipin din niyo ho ito. Okay? Kasi kahit pa paano, ang DOH naman po ay hindi lang Department of Doctors. Okay? It's Department of Health, which concern health ng mga Pilipino. So, what am I saying? I think it's your job, Duque, to do something with Dr. Kwakwak. Alam mo, sa totoo lang, sabi nga ni Doc Adam, kung nasa bansa lang daw nila yan, ay matagal nang walang lisensya yan. Matagal nang hindi nakakapag-practice yan. Kaya lang, ang dating nun, totoo naman . Ang dating nun, parang tayo, walang kwenta yung Department of Health natin dito. Na dapat kayo ang nagbabantay niyan. At kayo dapat ang may responsable diyan pagdating sa mga pagpapakalat ng fake news patungkol ho sa COVID at sa vaccine. Whether it's a doctor or not a doctor, dapat pag pinapakalat patungkol sa vaccine, dapat ito sinisita nyo. Kung kailangan nyo sampa ng kaso, sampa nyo ng kaso. Kung hindi nyo jurisdiction, at least man lang sitahin ninyo. Huwag ho kayong tutulog-tulog dyan, Duque. Duque naman tutulog-tulog na naman kayo dyan . Pinag-iinitan nyo ivermectin, pero itong si Dr. Kwakwak na nagpapakalat ng fake news patungkol sa vaccine at saka sa COVID, hindi nyo sinisita. Yung ivermectin na makakatulong sa COVID, sinisita ninyo. Ano kayo? Ang bihira naman kayo, Duque at saka Domingo. Ano ba ang tawag sa inyo?